Good evening. Today, let us pray for Christian unity, that all those given by the Father to Christ may be one. Last Sunday, the gospel was the great commission, the great command. Go into the whole world, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So we have to proclaim that Jesus is Lord. But we are having a difficult time kasi sasabihin, kayo nga, mga Kristiyano, hindi kayo nagkakaisa. Pagkatapos sasabihin pa ninyong, be one with us. So, ut unum sin, that they may be one just as we are one. May kasabihan ang mga Romano, quod capita tot sententiae. Kung ilan daw ang utak, ganun din kadami ang opinions niya. Kaya simula pa lang, nagbabangayan na sa simbahan. So in the first reading, from the Acts of the Apostles, chapter 20, 28 to 38, Saint Paul said to the presbyters of the Church of Ephesus, I know that after my departure, savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group, men will come forward, perverting the truth to draw the disciples away after them. Diyan pa lang, kamamatay lang ni Kristo, nagkagulo na kaagad. So ang isang pinaglalabanan nun, should Gentiles be circumcised like the Jews? Should they also follow Jewish practices? Discussed that for a long time and said, no, they do not have to be circumcised. It's not part of being a Christian. Should they eat food forbidden by Jewish law? Peter said he saw a vision and everything came down on a big blanket, and the Lord said, do not call anything that I made unclean. So kung hindi tayo pinapakain ng pork chop, hindi yan dahil unclean yung pork, maliban lang kung may African swine flu yan, pero hindi na yung moral. So, nagkagulo na. Then, when it came to Greece and to Rome, mga intellectual yung mga tao na yan, ang dami ng mga heresies. Heresies are wrong teaching. Yung modalistic monarchianism. Yan kasi yung pinag-aralan ko sa Rome at yun tinuro ko ng 30 years sa Tagaytay. Eh baka makalimot ako sa aking sarili, magli-lecture ako rito. Pero ang daming heresies nun. So hindi na nagkaisa. Fourth century is Christ, is God, or Jesus is human being and the divine word is God. Ang dami ng Council of Chalcedon yan. But it was in the 11th century that Christians were really divided. Kaya ngayon, 1.2 billion ang Catholics, yung mga Greek Orthodox, 200 million. Ay nagkakagulo pa sila kasi yung Orthodox sa Ukraine at saka yung Orthodox sa Russia, because of the war, nagbabangayan pa rin sila hanggang ngayon. Hindi tayo nagkakaisa, even if Christ prayed for us. In the 11th century, the Greek Orthodox separated from the Catholic Church. Anong pinaglalabanan? Tinuturo ng Catholic Church, the Holy Spirit proceeds from the Father
through the Son. Ang sa kanila, the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Yun lang pinag-aawayan, na parang kung eternity yan, hindi mo na bibigyan ng time limit yan. Pero nagkagulo hanggang ngayon, from the 11th century, that they may be one, just as we are one, we are not able to unite ourselves. Tapos sa 15th century, bilisan ko na lang, yan yung Protestantism, si Martin Luther. Sabi niya, justification is by faith alone. So naglalaban kung paano tayo naliligtas. Justification. Tapos, ang dami ng tinuro ni Luther, mayroon ng mga Melanchthon at saka si John Calvin. Yan yung 100,000 Protestant churches na ang tawag nila minsan, born again, sila daw ang Christian, tayo hindi, dahil naniniwala tayo sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, may nulang malabas pa sa Facebook at TikTok, minamartilyo nila yung image ng Mahal na Birhen. Nung nasa Smoky Mountain ako, they persecuted me. Pero daladala nila yung kanilang Bible na kulang na dahil tinanggalan ni Luther ng 5 libro yung 27 Bibles ng mga Katoliko. Sinabi niya, apokripa daw yan. On his own authority. Luther, ex-Augustinian monk. So hanggang ngayon, 300 million yung mga Protestants or born again, but they are our separated brothers. Ngayon, ang sama ng loob ko, dahil nagpatayan po yung mga Protestante at saka mga Katoliko after Luther. Tapos, a few years ago, the Lutherans all over the world signed a document with the Catholics saying that fundamentally their understanding of justification is the same. Eh wala pala kayong pinag-aawayan, bakit nagpatayan kayo dyan? Holy Father, keep them in your name that you have given me so that they may be one just as we are one. That's what we pray for today. Padalangin natin. Tatlo ang pinaglalabanan ngayon eh. Una, yung Holy Eucharist. The Catholics believe that's the real, in the real presence, na katawan at dugo talaga ni Kristo yan. Even if it's a mystery, we cannot understand it. Because Christ did not say, this is a symbol of my body, this is a symbol of my blood. Anong sinabi ni Christ? Then be free, then eat me. This is my body, this is my blood. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, yung pinapaniwalaan ng mga Katoliko. So walang may Eucharist yung mga Protestant churches, yung mga born again. Minsan mayroon silang ano raw, parang, pero symbol lang daw yung kanilang kinakain na bread tsaka yung wine. Symbol lang daw ng katawan at dugo ni Kristo. So hanggang ngayon, pinag-aawayan pa yan. Pinag-aawayan din ang Santo Papa. Hindi sila naniniwala ng Santo Papa. Yung mga aglipay, merong, kasi nagtatlo na ata yan silang grupo ngayon eh, nagkagulo din sila eh. Meron dyan, sumusunod sa atin lahat. Yung mga readings nila, ngayong araw na ito, pareho sa atin. Maliban lang sa Santo Papa. Pilipinista ang tawag nila sa atin. O Pilipinista ang tawag nila sa sarili nila, Romano ang tawag nila sa atin. Yan, Romano yan, sabi ng lolo ko. Kasi yung tatay ko lang ang Katoliko eh. Tagasarat, Ilocos Norte kami, kara lahat sila aglipay. So pati aglipay, nagkagulo. Eucharist, papacy, saka yung Mahal na Birhen, hindi nila tinatanggap yung Mahal na Birhen kasi sinasamba rin natin. Sinasamba raw natin. Sino namang nagsabing sinasamba namin yan? Basahin mo yung sinulat ko na libro. Meron dyan ang sa Diyos
adoration, latria sa Latin yan. Basahin ninyo yung mga footnotes ko, 600 pages yung aking doctoral dissertation sa Rome. Huwag ninyong ipataw sa amin na naniniwala kami sa Diyos-Diyosan. Matagal ng 8th century pa pinagdiskusyonan na yan. Kaya hindi tayo nagkakaisa. Hindi natin sinusubukan na intindihin kung anong sinasabi nung kapatid nating separated brother. Sila rin, may sarili silang translation sa Bible, mayroon silang sola scriptura na talagang Bible lang daw ang at. Iba-iba pa ang ano nila dyan dahil hindi naman marunong ng Greek at saka Hebrew. May Tagalog translation, kukuhaan na sila doon, babakbakan ka ng versikulo at saka kapitulo. Talata at saka kabanata, memorize nila yan. Kaya sinabihan ng isang obispo, yung isang pastor na gabi-gabi hinahamon siya noong magpipista, na magdebate sila, noong pang-apat na gabi, hindi na nakatiis si Father, si Bishop Arturo Bastes, SBD, retired na po ngayon, nagdala ng Greek Bible tsaka Hebrew Bible. Pastor, nangahamon ka, tinatanggap ko yung hamon mo, pero ang pagbabasihan ng ating debate ay yung Hebrew Bible, kasi yun ang original eh, yung sa iyo, translation yan eh. Paano natin malaman na tama eh? So ganun ang lalong lumalabo pag may mga ganyan na nakikipagdebate. Pero balikan po natin yung sabi ni Jesus. Holy Father, keep them in your name that you have given me so that they may be one just as we are one. Mamahalin natin sila. So para sa mga Katoliko, brothers eh, separated brothers and sister eh, separated tayo. Yun ang nag-separate sa atin. Belief in the Eucharist, belief in the papacy, belief in the Virgin Mary. Hindi natin sinasamba yan. Hindi natin sinasamba yung mga imahe. Matagal nang pinaliwanag ng mga Katoliko yan. 8th century pa yan. Symbols yan. Representative yan. Ikaw ba, walang picture ng anak mo na gumraduate? Ba't hindi mo sunugin yan? Kagaya ng sinunog mo yung imahin ni San Antonio de Padua. So, manalangin po tayo ngayon. Nakakahiya tayo. We are calling for united humanity. All those who believe that Jesus is Lord and Savior, tapos may mga Greek Orthodox, may 100,000 uri ng mga Protestante, born again, o kung anong tawag nila sa kanila. May 1.2 billion Catholics, na minsan hindi rin nagkakaisa yan. Yung iba nagagalit sa Pope, kung ano-ano na lang, ang mga pinagsasabi rin ng iba na hindi naman nag-aral. Mas magaling pa sa mga obispo eh, na may teaching authority from the Holy Spirit. So kailangan talaga natin ng pagpapakumbaba. Tayo mga Katoliko, magpapakumbaba tayo. Panalangin natin yung ating separated brothers and sisters sapagkat utos ng Panginoon niya. Holy Father, keep them in your name that you have given me so that they may be one just as we are one.